Mark, syempre, since we're talking about rights of the accused or the person who feels unsafe, meron din tayong tinatawag na habeas corpus. Yes, ito naman ini-inquire sa mga detention. Common yan. Yung anong pagkakaiba ng writ of habeas corpus from writ of amparo? Mm-hmm. Ang writ of habeas corpus, it is for the enforcement of the person's right to freedom. Freedom, ibig sabihin, pag hinuli ka na walang dahilan, nilagay ka sa kulungan, walang dahilan. For example, hindi ka naman gumagawa ng krimen. So, hinuli ka ng polis, pwede mag-file ang abogado mo ng petition for writ of habeas corpus. Ibig sabihin ng habeas corpus, it is for the enforcement of the right to a freedom. Freedom ng isang tao. Na-deprive yung freedom ng isang tao, yan, habeas corpus. But ang amparo, it is a remedy to protect violation or threat to the violation of the right to life, liberty, or security. Ibig sabihin, pag amparo, to protect. Habeas corpus, ibig sabihin, pag you were deprived of your right to liberty. Yun.